sa dating country na si Jeffrey K. Eric Celis, nanindigan nito na hindi magiging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas sa kamay ni Vice President Leni Robredo sakaling ito nga ang mailuklok bilang Pangulo ng Bansa. Anya, questionable ang sinseridad ni Robredo lalo na't hanggang ngayon ay hindi pa rin nito kayang kondinahin ang CPP-NPA-NDF kasama na ang pagsuporta nito sa pagbuwag sa anti-insurgency program ng Duterte Administration, ang NTF-ELCAC. Anika Eric, hindi malayong mabuhay muli ang papabagsak ng presensya ng komunistang teroristang kilusan sa bansa. Kung siya ang mananalo, which hindi sana dapat mangyari, kaya dapat natin ito ituloy-tuloy, delikado ang taong bayan kasi pwedeng ang buong gobyerno ay malaro at ma-infiltrate ng CPP, NPA, NDF, hindi lamang ang Kongreso. Pangalawa, makaka-recover muli ang NPA na pabulusok, pabagsak na siya, lalong-lalo na sa Mindanao sapagkat gagamitin naman nila ang bogus pistoks. I-delay at i-dribble nila ang mga security operations, i-delay at dribble nila ang mga barangay development program, tatanggalin nila ang whole of government approach at participation support ng mga communities and other stakeholders at dadalhin nila sa pistoks. Magkakaroon ng mga ceasefire at iba pang mga bagay na ginamit na nila para i-dribble, ikutan, at makarecover sa kanilang organisasyon, lalo na sa armado. Those are the things na napakadelikado at ma-justify at ma-legitimize ngayon ang kanilang bureaucracy and infiltration programs inside the government. Mm-hmm. Yun ang napakadelikado. Hinamon rin ng dating kadre ang campaign team ni VP Leni na kundinahin ang harapan ang mga kasamahan nito sa kampanya, gaya ni Nery Colmenares at iba pang di umano'y NPA support group nito, at kusang itakwil ang mga kasamaan na ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Kung mangyayari man ito, nangako si Ka Eric na handa itong magpaputol ng kamay ora mismo. Yun na nga lang ang challenge natin sa kanila eh. Organize a rally, mag-observe kami, and then pupunta kami. Tatayo si Leni Robredo, si Kiko Panglinan at mga senatorial balls nila kasama si Sunny Trillanes at ang kanilang core group. Invite Nery Colmenares, Elmer Bonglabog at lahat ng mga CPP front organizations na sinasabi namin, magpapaputol ako ng kamay sa harap ng taong bayan kung gagawin ng CPP party list operatives na ito ang pagkundina sa CPP, NPA, NDF ng harap-harapan sa entablado at kanilang ipanawagan na ibasura at itakwil ang CPP, NPA, NDF at tapusin ang terorismo nila at makikipag-cooperate sila kay Leni Robredo na tapusin at itakwil ang lahat ng pinatay, pangbubomba, panununog at mga pangungutong ng CPP, NPA, NDF. Giit pa ni Ka Eric, hanggang ngayon, nahihirapan ang pangalawang pangulo na kundinahin ang CPP, NPA kung totoong para sa bayan ang pagtakbo nito sa pagkapangulo. How can VP Robredo and Kiko Pangilinan at ang kanyang mga kagrupo, pati itong si Barry Gutierrez sa spokesperson niya, ay kaya niyong tanggapin yon na itong grupong sinasamahan niyo ay gustong manatili ang pagpatay, panununog, pangbubomba, pang-aambush sa ating mga pulis at sundalo, pagre-recruit sa kabataan, pagpatay sa mga katutubo sa Mindanao. And you do not lift a finger to tell them, can you categorically reject and denounce those atrocities and reject the CPP, NPA, NDF? Hindi nila ginagawa. Mensahe ngayon ni Ka Eric sa mga kabataan na nakatakdang bumoto ngayong Mayo na maging mapagmatsyag at huwag magpaloko sa matatamis na pangako ng maraming politiko, lalo na ang mga pumapabor sa CPP-NPA. Batay sa kanyang datos, nasa mahigit 20 milyong kabataan ang rehistrado na botante para sa May elections, kung kaya't nakasalalay rin sa mga ito ang kanilang kinabukasan sa pagpili ng tamang kandidato. At para sa kanya, iisa lang ang karapat-dapat sa pwesto, ang tambalang Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte Carpio. The challenge is, Bongbong Marcos should make a message categorical na yung mga kalabisan na yun na nangyari, bagamat yun ay hindi sinadya at yun ay bunga ng digmaan ng gobyerno laban sa gustong pabagsakin ito sa pangunguna ng CPP, NPA, NDF during that time, ay hindi na mangyayari muli sa kanyang pagkapangulo. Ayan. Are we campaigning for Bongbong Marcos and Sara Duterte? Ang sagot namin sa Abante Sambayanan, sa Sambayanan, sa 175 party list group, si Sara Duterte at si Bongbong Marcos lang po. Ang kategorikal na nagsabi that they are going to go for national task force to end local communist armed conflict, defend the Filipino youth, and they are going to defend the Republic of the Philippines and our government, and they will make sure that the rule of law, good governance will continue the way Rodrigo Duterte made it during his administration.
Okay. Kaya kinikilala namin yon.